So ngayon naman mga Lodi, pag-usapan naman po natin ang patungkol dito sa viral issue na to na kung saan nagkaroon nga po ng copyright ang kanta ni Shaira na Celos na kung saan kinilain po ito ni Lenka na original composer ng Trouble is a Friend na kung saan dito po kinuha yung melody ng Celos. At magbibigay din tayo ng opinion patungkol dito mga Lodi, no, kasi sobrang dami nga po nating nababasang mga comments sa mga post patungkol dito at nagpapahayag nga po ng kung ano-anong opinion ang supporters ng magkabilang panig na kung saan ay hindi na po maganda ang kinakalabasan kasi meron na po talagang mga nag-aaway or nagtatalo patungkol dito. At kung magbabasa nga po tayo ng mga comments sa post patungkol po dito ay grabe talaga yung batikos kay Lenka dahil ang sinasabi po nung karamihan na nababasa ko, kaya kina-claim yan ni Lenka is dahil naiinggit daw si Lenka, dahil mas magaling daw si Shaira kaysa kay Lenka, dahil mas maganda daw yung kanta na Celos kaysa dun sa Trouble is a Friend, or dahil mas sikat daw or mas sumikat daw si Shaira kaysa kay Lenka dahil nga ngayon lang daw nila narinig yung pangalan ni Lenka, no? So FYI po mga Lodi, no? Hindi porkit hindi natin narinig yung pangalan ay hindi na yung sikat, no? So mga Lodi, no? Internationally po sikat po si Lenka, okay? So hindi naman po ang issue kung sino magaling or naiinggit or kung sino yung mas maganda or kung sino yung mas sikat, hindi po yun yung issue dito. Ang issue po dito mga Lodi, no, is ginamit po yung pagmamay-ari ni Lenka na kung saan po meron po siyang karapatan na i-claim yon. Okay, yun po yung issue doon mga Lodi, no. At sa katunayan nga po mga Lodi, no, ay umamin naman po yung kampo nila Shaira at nag-take action na din naman po sila kung saan ay ni-remove po nila yung kanilang kanta sa lahat ng social media platform. Kasi nga hindi naman nila yan i-remove sa lahat ng social media platform kung alam nilang tama sila. No, dahil kung alam nilang nasa tama sila, eh kahit sinong magkaaso na magkaaso diyan, eh go lang kasi hindi sila matatalo sa kaso kasi alam nilang nasa tama sila. Pero dahil nga meron silang nalapag, no, so sila na po yung nag-take action which is ni-remove na nga nila yan sa lahat ng social media platform. Pero malay natin mga Lodi, no, maibalik naman yung kanta na yan. Depende po sa magiging pag-uusap ng magkabilang kampo, no. Depende sa magiging arrangement nila. Malay natin, maibalik yan. Hindi natin masasabi, no. Pero huwag kayong mag-alala noon mga Lodi, no, dahil hindi naman po ito yung katapusan ng karir ni Shaira. Dahil magaling nga siyang singer, no, maaaring makapag-compose pa yan or makagawa pa yan ng mga magagandang kanta na maaaring mas sumikat pa dito sa Celos mga Lodi, no. So ang maiiwan ko nga lang pong payo sa inyo mga Lodi, no, ay huwag naman po sanang umabot sa punto na makikipag-away po tayo sa kapwa natin para dito, no. Kasi talaga yung iba, grabe talaga mababasa mong comment mga Lodi, talagang nakikipag-away po talaga, no. Huwag po sanang umabot tayo sa punto na makikipag-away po tayo sa kapwa natin para sa taong hindi tayo kilala personally, no. Imagine mga Lodi, magkakaroon po tayo ng mga kaaway para sa pagtatanggol sa taong hindi naman po tayo kilala personally. Pagka tayo ay nagkaroon ng problema, matutulungan ba tayo nito? Ganyan, hindi naman po mga Lodi, no. Pero ayun nga, so matutal mga Lodi, no, parehas namang magaling yung magkabilang panig na artist, no, at sana maayos din nila ito soon. Okay? So hayaan na natin mga Lodi sa mga abogado to.